Yo, yo, yo! Wasap-wasap na naman sa inyo mga pare ko. Eh, siyempre, ako nga pala si Jay Seegers at nagbabalik na naman tayo dito sa Dimension kung saan puro good vibes na tayo, men. Sa video na to mga tol, eh makikisali lamang tayo sa usapin na kung saan nagkasampalan nga daw itong si Kiko Matos at itong si Bungal na Peter Kupal, no? So, yan ang pag-uusapan natin. At syempre, para hindi ka agad mabitin, tol, sasabihin ko na sa'yo kung kanino yung boto ko. Ang boto ko, 5-0 ako para kay Kiko Matos, no? At kung gusto mong malaman kung bakit, panoorin mo lang to pagkatapos ng intro. So yun mga pare ko, ino, hindi ko na siguro kailangan pang ipakita dito yung video na kung saan sinampal nga nitong si Kiko Matos itong si Peter Kupal kasi nga baka mga community guidelines na naman tayo. At sigurado naman napanood yun na yun, at kung hindi pa, syempre hanapin nyo na lang sa Facebook, Kiko Matos sinampal si Peter Kupal. O yun, mapapanood yun na yun. So ngayon mga tol, direct to the point tayo. Boto ko rito kay Kiko Matos, 5-0 ako sa kanya. Kasi nga mga tol, kasi sa in-upload na video nitong si Peter Kupal, na kung saan yung video nandun na sa Aragabyado siya, no? Sa part na sinampal siya nitong si Kiko Matos, ayun na yung kanyang in-upload. Kumbaga edited video or cut na yung video. Ayun, kung galit kayo kay Kiko Matos, subukan nyo naman panoorin yung kanyang video na kung saan merong intro itong si Peter Kupal, na kung saan harap-harapan yung binabastos itong si Kiko Matos. Actually mga tol, hindi na nga siya harap-harapan eh. Hindi siya basta-basta harap-harapang bastusan lang eh. Kasi sa lahat ng mga followers na itong si Kiko, itong si Peter Kupal, no? Pinapahiya niya itong si Kiko Matos sa kanilang lahat. Dahil base sa video na kung saan umi-intro itong si Peter Kupal, binabastos niya itong si Kiko Matos at sinasabi niya rito na tinawag niya pa nga namang idol. Tapos babastusin lang na bugbog sa boxing, laging tumba. So para sa akin, hindi na yun harap-harapan, basta-bastang harap-harapan lang pambabastos. Kundi sa lahat ng mga makakapanood, harap-harapan mong binabastos si Kiko Matos. Which is, dinayo ka pa para lamang makipag-collab. At hindi ayun yung collab na kanyang inaasahan, no? Nung una mga tol, ayoko sana mag-react. Ayokong gumawa ng reaction video kahit na merong mga nag-message sa akin na gawan ko daw ng reaction. Ano masasabi ko, ano opinion ko. Kasi nga mga tol, nung una iniisip ko rin na baka scripted lang ang lahat. Kasi nga mahilig sila sa mga scripted na vlog eh, diba? Which is hindi naman masama kasi discarte nila yun eh. Content nila yun eh, discarte nila yun para makagawa sila ng video. So wala namang masama sa scripted vlog. So ayun yung dahilan kung bakit ayokong gumawa ng reaction video kasi nga baka ganun. Pero napatunayan natin na hindi nga ito scripted vlog kasi nga tol, iyak. Iyak si Peter Kupal. Sumbong sa mama, sumbong sa papa. Demanda. Ibig sabihin, hindi scripted kasi iyak. Nakakatawang isipin, nakukupalin mo yung tao, tapos iiyak-iyak ka sa dulo. Meron ka pang bad boy nito, subuhan ko pagka bad boy nito. Papalagang ko pagka bad boy nito. Puta, iiyak ka lang pala. Kupal. Ako, tuwan-tuwa talaga ako dito kay Kiko Matos kasi matapos yung nangyaring boxing niya kay Damsa, no? Kay Idol Damsa. Talaga namang napikon siya, masasabi nating napikon siya, which is para sa akin, talo naman talaga siya sa boxing, pero wala naman akong pakialam doon. Kaya lang napikon siya. Tapos nagsimula na siyang maging vlogger pagkatapos nung laban niya na yon, matapos siyang matalo. So natatawa at natutuwa ako dito kay Kiko Matos kasi lahat ng basher niya mga tol, minumura niya. Hinahamon niya lahat ng bashers niya, no? Sabi niya nga, wala naman kayong ibang magagawa kundi mag-comment ng mag-comment. Ayaw niyo naman akong labanan. At palaging minumura ni Kiko Matos yung mga vlogger daw na sumasawsaw sa issue niya. Minumura niya. So natatawa talaga ako dito kay Kiko Matos. Sa totoo lang, parang gusto kong idolin to. Kaya lang pangit nga kasi yung naging umpisa niya, no, para sa iba. Pero sa akin, okay lang naman yun, no problem. Ano ba yung sinasabi ko? Wala namang katuturan, no? So balik tayo kay Peter Kupal na sinampal ni Kiko Matos. Pasok! Sa mga hipokritong nagsasabi, no, na kahit daw ganun yung ginagawa ni Peter na pangungupal, dapat daw hindi sinaktan.
So napaka-hipokrito yung mga pugi ng ina nyo, no? Alam nyo kung bakit kayo naging hipokrito. Kasi kayo nga, bastusin nga kayo ng harap-harapan. Tignan natin kung di kayo magalit, tignan natin kung di kayo manakit, no? Tapos ang masama pa nito, no? Si Kiko Matos dumayo sa'yo para makipag-collab, which is hindi niya nga inaasahan na ganun ka palang kukupalin ng keeper kupal na to. Puta, kulang pa nga yung sampal para sa akin, kulang pa yon. Kasi puta, dinayo kita sa Cavite, babastusin mo lang ako. Puta, ang plano natin, makikipag-collab ako sa'yo, tapos babastusin mo ako. Eh puta, hindi lang sampal aabutin mo pag sa... Ito, kinangina, hindi lang panjakol to. Pwede to sa mukha mo. So, hindi ko naman sinasabing inaaway ko si Kiper, no? Kumbaga, ipinapamukha ko lang sa kanya na mali yung ginawa niya, kaya sa nasampal. Kasi, tol, kung matatandaan nyo, or masasabi ko na rin na meron akong napanood na video nitong si Kiper Kupal na kung saan pinrank siya ng mga bakla, no? Ngayon, pagdating niya dun sa venue na kung saan siguro sila gagawa ng vlog or mag-meeting place nila, eh sinabihan kagad siya na, yan ba yung kakulab natin? Ang pangit naman. So nasaktan si Kiper, kung hindi scripted yun ha. Kung hindi scripted yung prank na yun, alam ni Kiper kung ganong kasakit na bastusin ka sa harap ng camera, dahil alam mo na hindi lang harap-harapang kang binabastos, kundi sa lahat ng mga followers, subscribers, at sa lahat na makakapanood nito. So walang pinagkaiba yung ginawa ng mga bakla sa ginagawa ni Kiper na pangungupal kay Kiko Matos, no? Ngayon, alam ni Kiper kung bakit siya sinampal. Ang problema lang, tol, talaga, akala ko papalag na yung sinabi niyang, puta, subukan ko pagka bad boy na ito. Papalagan ko pagka bad boy na ito. Tagawa ka lang ka, pangiiyak ka lang pala. Tangina na itong si Cooper Kiper, eh, no? Ulitin ko, hindi ko inaaway si Kiper. Pinapamukha ko lang sa kanya na napakakupal niya talagang tao, no? Kasi pagkatapos niyang bastusin ang bastusin itong si Kiko Matos, no? Susumbong, iiyak-iyak, sumbong mama, sumbong papa, demanda, di ba? Matapos mong kupalin, puta, iiyak ka. Ano yun? Hindi ba kakupalan yung tawag doon? Di ba? Puta, kung tutusin, alam mo, Kiper, sa sarili mo, nakulang pa yung sampal na inabot mo sa pangungupal na ginawa mo, di ba? Masyado kang mayabang, masyado kang matapang, umi-intro-intro ka pa lang hindi mo naman pala kayang panindigan. Nakakatawa ka, iyak. Pero syempre, maraming fans itong si Kiper na nagsasabing siya yung aragabyado. Kasi nga, paawa eh. Di ba, paawa siya eh. Ayun lang nakakainis sa lahat eh. Yung mangungupal ka ng tao, tapos magpapaawa ka. Di ba? Nakakainis yun, tol. Yung napakayabang mo, yabang ng dating mo. Yabang ng dating mo eh. Subukan ko pagka bad boy na ito. Yun talaga tumatak sa akin eh. Kasi akala ko talaga, susubukan mo yung pagka bad boy niya. Sabi mo, papalagan mo. Diba? Sabi ko, puta, ang tapang ni Kiper. Matapang tong batang to. Puta, nung nasampal ka, gagawa-gawa ka ng vlog, i-edit mo, sasabihin mo ikaw yung kawawa. Hindi na wala kang pinagkaiba sa dati kong best friend na si... Ano nga bang pangalan nung hapon na hilaw na yon? Si... Kamukha ni ano? Ano pangalan nun? Yung aktivista ba yon? Si Miyamoto. Yon. Puta, wala kang pinagkaiba dun. So, yun lang ang masasabi ko mga tol. No? Sa lahat ng nagagalit kay Kiko Matos dahil sa mga nakaraan niyang video, sa mga previous video niya, no? Which is ginagagalit yung lahat. Dito sa issue ni Kiper, eh sana tignan nyo rin kung bakit niya nagawang sampalin yung kupal na yon, no? Tignan nyo rin, huwag kayong maging one-sided. Tignan nyo kung bakit niya sinampal, kung bakit niya ginawa yon, kung bakit napuno siya, ganon. Kasi nga kupal tong si Kiper, no? Hindi porket galit ka sa isang tao, eh hindi mo na pakikinggan o titignan yung mabuting side kung bakit niya nagawa yung masamang pagiging side. Side by side, puta. Yun na yun. So yun lang. 5-0 ako para kay Kiko Matos. dapat 7-0 kaya lang. Dahil kulang yung sampal, no? Sampal lang yung ginawa niya kay Kiper. Eh, 5-0 ka lang. Sana sa susunod, puta, bigyan mo ng uppercut sabay choke slam, no? Para madalayang bungal na kupal na yan, no? Eh, wala eh. Mayarap kaaway yung mga ganyan. Kasi sumbong mama, sumbong papa eh.
Mahirap talaga makipag-away sa mga matatapang pagka ganyan, tapos pag pinatulan, nakausap ko na yung mga magulang ko, magdidemanda kami. So yun lang, kayo, ano man sabi nyo, kung nagagalit kayo sa akin dahil kumampeo kay Kiko Matos, no, eh, wala naman ako magagawa kasi ako, hindi ako one-sided eh, tinitignan ko kung ano yung ano eh. Ito yung opinion ko eh, para doon sa mga nag-message, ito na yon, ito na yung opinion ko. Ipagpaumanhin mo kung hindi ako pumanig sa pinapanigan mo kasi ako, sa totoo lang, tumitingin ako sa totoong pangyayari, hindi sa dahil mayabang tong si Kiko Matos, eh mali na siya. Dahil nanakit si Kiko Matos, eh mali na siya. Puta, ikaw mambastusin ko ng harap-harapan, tignan ko kung di mo ako sampalin. Kaya lang, syempre sa sobrang galing kong umilag, hindi tatama yan. So yun lang, comment lang kayo sa baba kung anong masasabi nyo at bukas naman palagi yung ating comment box, no? Para malay mo, puntaan tayo ng mga followers ni Kiper Kupal, dahil mas masaya, maraming basher, di ba? So yun lang, mag-comment lang kayo sa baba at huwag nyo lang kalimutan na bahala kayo sa buhay nyo, nakalimutan ko. So, sa mga gusto magpa-shoutout, eto na lang gagawin ko kasi nga wala naman akong ballpen sa kapapil dito, no? I-scroll down ko na lang yung mga comment nyo para ano, di ko na mababasa isa't isa, isa-isa. So yun lang, kung gusto mo magpa-shoutout, mag-comment ka lang uli sa baba at isasama natin yung shoutout natin. So yun lang, once again ako nga pala si JC Girls at ito ang dimension kung saan puro good vibes lang tayo. Sa lahat ng mga solidong pare kayo natin dyan na patuloy na sumusuporta, puta, maraming maraming salamat po sa inyo. Palagi kayo mag-ingat, God bless, chill out, okay, tapos ulit tayo sa susunod na video. Paalam!